Yo, what's up guys? Kumusta po kayong lahat? I'm here once again. Pasensya na po talaga dahil wala po talaga ang oras gumawa ng video. Dahil sobrang occupied po yung oras ko sa full-time and part-time job. Kaya pasensya na po talaga kayo. Meron lang po gustong sabihin sa inyo ngayon. Yung pong topic na gustong buksan ni Trulianes. Kaya po pinamagatan ko itong Ang Banta ni Trulianes Part 3. Kasi meron ng Part 1 sa Part 2, di ba? So, hindi ko alam kung ba't di ko magawa ng video to. Hindi ko alam, pero ilalive ko na lang. Busy na ako eh. Ang daming topic na pwede pag-usapan, pero unlike other vloggers, hindi po yung tipo na may pa-hi-hi-hi or whatever. Direct to the point po ako. Okay ba? Ayun po, may sakit pa rin. Hanggang ngayon. Dahil taglamig na po, malapit na dito. Kaya, ayun, talo. So, I wanna be specific, guys. Okay? Listen to this. Di ba gusto nila, di ba si Trulianes gusto niyang pabuksan yung bank account ni President Duterte, di ba? Sa kayong asawa ni Madam Sara Duterte, saka si Vice Mayor Pulong, di ba? Well, ito po kasi yun. First question is, meron nga ba? Meron nga ba? Pwede. Pwedeng meron. Dahil, napalagyan niya na ng pera. Pero bago po yun, ibabalik ko muna kayo sa November 2011. I will tell you a story. Okay? Nangyari po ito sa Puwing. Meron po mga grupo ng mga hackers ang nag-target sa internet provider ng Kuwait. Hinack yun ng mga hackers na to. Kinontrol nila lahat, yung bank system, yung mga website, lahat kinontrol nila. At ang pinaka-target nila dun sa Kuwait ay yung Prime Minister ng Kuwait noong 2011. Ang haba ng pangalan, hindi ko masabi yung pangalan. Nakabusit yung pangalan, sobrang haba. Ngayon, ang punto po nun, kaya ko po sinasabi sa inyo to. Dahil po, ang ginawa po ng mga hackers ay nilagyan po nila ng $10 million yung bank account nung target nila. Nakuha nyo ba? So yung mga hackers na yun, nilagyan nila ng pera, ng napakalaking pera, yung bank account nung Prime Minister na target nila. Pati yung turbines, yung gas, yung oil, yung water, kinontrol lahat ng mga hackers na to. So, dahil na-control na nila lahat, sinabotahin nila lahat. Nagkaroon ng brownout, nagkaroon ng mga, basta mga kung ano-ano pananabotahe, fake news sa mga website. Yun, nag-inject din sila ng mga fake news sa mga website ng Kuwait. So, ang nangyari, napaniwala ng mga fake news na yun, yung mga Kuwaiti. So, nagkaroon sila ng revolution. Nagalit sila sa Prime Minister nila dahil sa corruption, dahil sa mga fake news na nagsilabasan. So, tingin ko yun yung tactics na ginamit ni Trulianes kay President Duterte. Tingin ko lang. Tingin ko meron lang laman na bilyones na halaga yung bangko ni President Duterte, pero hindi nila alam kung paano ipapaliwanag. Dahil ang corruption ay ang pangalawa sa pinaka ika nga nila harumal-dumal na aligasyon sa isang leader ng bansa. At ang pinakauna ay ang mass murderer. Di ba? Yung parang kay Hitler. Di ba? So, kay President Duterte, hindi yung tumalab. So, sorry sila. So, corruption naman ngayon ang tactics nila. So, tingin ko yung po yung ginagawa o nagawa ng Trulianes. Tingin ko meron lang ang bilyones na halaga sa bangko ni President Duterte dahil pinalagyan niya na sa mga hackers na hinera niya. Okay ba? So kung meron ng sobra-sobrang laman ang pera ni President Duterte, alam niyo na kung saan ang galing yun. Okay ba? So yun lang po yung punto ko sa video na to. Yun po yung part 3 ng banta ni Trulianes. Para lang po maging aware po ang lahat.
Kaya po binalik ko sa inyo yung kwento nung nangyari sa Kuwait noong 2011. So gawin nyo pong i-search yun. Pero ibigay ko na rin po sa inyo yung link after ng live video na to para makita nyo lahat yung nangyari nung sa Kuwait. Hindi ko magawa ng video to eh. Hindi ko alam yun. So tingin ko, naisip ko rin na it's not worth it na bigyan pa ng effort kasi basura lang naman si Natrianis eh. Diba? Basura lang siya. At yung mga kaalyado niya. So tingin ko, ilalive video ko na lang yung mga tira ko sa kanila. Diba? Ayos ba mga kapatid? At saka napansin ko sa mga ka-DDS natin, mas hinahanap natin yung negatibo. Pansin nyo ba? Yung mga negatibong issue ay yung pinapadulot natin. Pero yung mga positibo, baliwala sa atin eh. May nakapagsabi ng politiko na libo-libong eroplano ang lumalapag, hindi binabalita. Pero yung isang eroplano nag-crash, ibabalita. Diba? So, yun po. So, yung mga tira sa mga basurang dilaway, ilalive video ko na lang. Ha? Ayaw ko lang bigyan ng effort eh. Sayang po ang oras eh. Sayang ang oras. Diba guys? So paano guys, maraming salamat po sa mga lahat ng mga nanonood ngayon. 580. Maraming salamat po sa likes, sa heart, at mga kung ano-ano. So paano guys, next time ulit. At kung nga pala, yung survey, bullshit yung SWS survey na yan. Huwag ko kayong maniniwala dyan. Ang SWS survey ay nakokontrol yan ng mga oligarkiya. Kaya huwag ko kayong maniniwala dyan. Magkakasabot yung mga yan. Di ba sabi ni Tulianis, mababa daw ang ratings ni President Duterte? Aba, natural. Sabi nila eh, di ba? At saka, paano ba nila kinukontak ang survey nila? Di ba? Isipin nyo yun. Meron ng 100 million plus ang population ng Pilipinas, pero ang sinusurvey lang nila, 1,500. Hello? Nakakabobo lang, di ba? 1,500! Imagine nyo yun, sabay nalagay nila survey. Di ba? Nakakabobo lang, di ba? Nakakatanga! Di ba? Actually, nakakatanga talaga. Kaya huwag kayong mainiwala sa mga survey na yan. Meron pa akong na... Alala nyo ba yung video ko na yung anti-yellow garbage oligarchs part 2? Tinan nyo ulit yung video na yun. Sinabi ko doon yung FCO, yung Filipino Citizen Online. Doable po yun. Pagka nagawa natin yun, burado ang mga mainstream media. Pati yung survey, sigurado na milyon na katao makakasali sa survey. Hindi lang 1,500. Hello? Parang tanga lang, you know? 1,500. Wow! Survey na! Parang tanga lang, you know? So, paro guys, babay na muna. At marami pa akong gagawin, marami pa akong pending. Napalive lang po ako dahil love ko kayo. So, Gusto ko lang din po magkaroon ng oras sa mga ka-DDS natin kahit o paano. So, sorry po talaga sa mga nagsabi na, Mr. Rio, di ka na gumagawa ng video. Wala po talaga ng oras eh. Occupy lahat ng oras ko dito sa trabaho. Both part-time and full-time job. Pasensya na po talaga. I hope you guys understand. So, paano guys? Next time ulit, ha? Ayos ba? Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? So ang title po ng video natin ngayon ay SWS is a Mind Control Tactics. So pag-usapan po natin yung SWS survey ni President Duterte. Alam niyo po, kahit kailan huwag yung tanggapin as credible yung SWS na yan. Dahil isang napakalaking bullshit po niyan. Simple lang naman po ang ipupunto ko dito. Makinig po kayo ah. Sa buong Pilipinas, meron ng 100 plus million ang population ng Pilipinas. Di ba? Yan pong mga survey na yan, ang mga nasa survey lang po dyan, sabihin natin, sige, sabihin natin 10,000 katao ka mo, 10,000 katao na lang. Hindi natin alam ah. Pero ang pagkakaalam ko, mga 1,500, 2,000 lang yung mga nasa survey dyan eh. Isang malaking bullshit po yan. Bakit? 100 million na ang population ng Pilipinas eh.
Di ba? Sabihin natin na 50 million adults, 50 million minors. Di ba? 50 million minors. So, sabihin na po natin na 10,000 yung na-survey nila. Puta, kahit na 10,000 yun, wala pang 1% yun ng 50 million. Di ba? Sa mga botante, wala pa. Wala pa ho. Kaya kahit kailan, huwag nyo hong don't take SWS as a credible survey. Na 1,500 na katao sinurvey nila, tapos sabihin nila, bumaba yung ratings ni President Duterte. Ulul! Huwag nyo ko kaming utuin. Bobo na lang ang maniniwala sa'yo. Lalo na kay Trillanes. Mas, wala lang maniniwala kay Trillanes, guys. Alam nyo kung bakit? Dahil mas mataas pa ang credibility ng ipis at daga kaysa sa kanya. Diba? Kaya fuck you ka, Trillanes. Mamatay ka na sana. Yun ang sigaw ng mga kababayan namin. Ng mga kababayan natin. Yan lang ang mga sabi ko. Pero merong solusyon para maayos yan, mga kapatid. Yung FCO na ginawa ko, doable po talaga yun. Uulitin ko ulit. Di ba nasabi ko na yun sa inyo kagabi, di ba? Uulitin ko po yun sa inyo ulit na doable po yung FCO na yun. Ando na lahat eh. Parang Facebook siya na para lang po sa mga Pilipino. Kaya siya FCO dahil Filipino Citizen Online. Check niyo po sa page ko. Ang pamagat po ng video niya ay Anti-Garbage, Anti-Yellow Garbage Oligarchs Part 2. Yun. Inabot po ng 16 minutes yung video na yun dahil sa paliwanag ko. Kasama yung voting system na sinabi ko sa video na yun. Yun ang pinaka magandang solusyon. Dahil hindi lang 1,500, hindi lang sabihin natin 10,000 ang masasurvey doon. Di ba? Hindi lang. Sabihin natin na million. Million ang masasurvey doon. At sa pamamagitan nun, malalaman talaga natin ang boses ng masa at pulso ng masa. Kaya yung Pulse Asia, yung SWS na yan, huwag ko kayo maniniwala dyan. Wag na wag. Dahil SWS is a mind control tactics, mga kababayan. They are planning to control the minds of the people local and international. Para isipin nila na wala lang sumusuporta kay President Duterte. So isang malaking bullshit po yan. So sa mga taga SWS, ito kayo. Backshit kayo lahat. Wala na maniniwala sa kanila. Wala na talaga. Diba? Ayos ba yung topic natin ngayon? So yun lang po. At marami pa akong gagawin. Nag-i-encode pa ako ng benta bago maglinis. So napadaan lang po talaga ako dahil dun. Noong pa gustong gawa ng video to, pero wala talaga eh. Paliwanan ko na lang po sa inyo direct to the point. Diba? So okay ba? So please i-share niyo po ang video na to para malaman nila na hindi credible ang putang inang SWS na yan. Yun lang po masasabi ko. At mabilis ang komento sa away ni Nasas at ni Sir Bruce. Let's promote peace instead hate or anger or war. Diba? Let's promote collaboration instead of competition. Diba? Yun lang po. Huwag nang mag-away-away. Ang nangyayari kasi ngayon, nagkakahati-hati tayo dahil merong mga supporter ni BBM at ni Cayetano. So magkaisa po sana tayo as Duterte supporters. Diba? Alisin po natin yung labeling. Guys, please. Dahil yun ang gustong mangyari ng mga dilawan. So magkaayos po kayo. Sana lang. Wala akong pinapanigan, non-partisan ako sa magkabilang panig. So yun lang po masasabi ko. So paano guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Please share this video para malaman talaga nila na bullshit ng SWS survey na yan. Okay ba? So syempre bago ako umalis, shoutout muna syempre sa pinaka-the best na presidente sa buong mundo. Kina, syempre si President Duterte yun. At sina Madam Mocha Uson, sina Sir Byron, sa lahat ng mga katingin ko sa DCW at sa lahat ng mga ka-DDS natin sa buong mundo. Especially po yung mga nanonood. Okay ba? Maraming salamat guys sa panonood. See you again. Inshallah tomorrow. Okay ba?